Alright, good day mga idol. So, panibagong vlog na naman tayo. For today's vlog mga idol, pupunta tayo dito sa Labi River. Dito lang yan sa Nueva Ecija. So, malapit-lapit lang. Around 4 hours lang na biyahe. At as usual, solo ride tayo ngayon. Pero may kasama tayo pagdating natin doon sa Nueva Ecija. Siyempre kasama natin yung mga hampas loopers. Kasama natin si Boy First Time at saka si Lasadik. Saka si MotoGP. Bale kahapon pa sila nandun mga idol. Ako hindi ako nakasabay sa kanila kasi medyo naging busy tayo sa trabaho. So ngayon lang ako makakahabol sa kanila. Then pag napuntahan na natin sila mga idol dito sa Nueva Ecija, dediretso na kami dito sa Dingalan. At sana makapasok kami dahil fully vaccinated naman kami. Siya nga pala mga idol, gusto kong kunin ang opportunity na ito para makapagpasalamat sa inyo, sa mga sumuporta sa aking channel, sa mga sumuporta sa akin mula sa umpisa hanggang ngayon. Maraming salamat sa inyo mga idol. Nung dahil sa inyo, ito na reach ko na yung 10,000 subscribers. At ang bilis, mag 11,000 na. Nakakatuwa lang dahil nakikita ko yung progress ng channel ko. Yung dating trip-trip ko lang na pagbablog, kasi mahilig naman talaga akong mag long rides kahit doon pa nung hindi pa ako nagbablog. So naisipan ko na why not na hindi ko i-vlog yung mga pinupuntahan kong mga tanawin. Actually yung purpose ko lang naman nung una na i-vlog ko yung mga gala ko is for documentation lang, para pag tumanda ako mapapanood at mababalikan ko yung mga napuntahan kong lugar. At hindi ko akalain na may susuporta sa aking channel. Super thankful ako sa mga solid idol ko dyan na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. At sana patuloy pong suportahan nyo ang aking channel, dahil marami-rami pa po akong pupuntahan na magandang tanawin. Luzon, Visayas, Mindanao mga idol, iikutin natin yan. At syempre mga idol, suportahan nyo na rin po ang aking mga kaibigan, ang miyembro ng Hampas Loopers, sila MotoGP, Biyahe Witken, John Pax, Lasadik, at syempre si idol natin, Idol Boy P. Sana suportahan nyo mga idol ang grupo namin. At yun nga, Luzon, Visayas, Mindanao ang aming iikutin para maipakita sa inyo yung mga nagagandahang tanawin dito sa atin. Okay, so time check muna tayo. Alas 12 na po ng tanghali. At inaasahan natin na makarating tayo dito sa Labi River ng mga alas 4 ng hapon. Medyo gagabihin na ata kami pagpunta namin dito sa Dingalan. Medyo na-late ako ng alis. Dapat alas 9 yung alis ko, pero late na ako nakaalis sa bahay kasi may inasikaso pa ako na trabaho. At sana hindi sila mainip sa kakahantay sa akin. Inaantay nila ako dun sa Labi River sa Nueva Ecija, para dumiretso na nga kami dito sa Dingalan. Sana wag lang umulan talaga kasi medyo mainit naman siya, pero bandang dun makalimlim eh. May kaunting pagbabago nga pala mga idol sa plano namin, yung rides namin ngayon. So hindi na natin sila pupuntahan doon sa Bungabon sa Nueva Ecija. Dediretso na tayo sa Dingalan Aurora. Doon na kami magkikita-kita kasi medyo late ako ng alis, kaya kung aantayin pa nila ako doon, masyado kaming gagabihin. Masyado silang gagabihin pagpasok ng Dingalan. So doon na lang kami magkita-kita sa Dingalan mga idol. Andito pa lang tayo ngayon sa Plaredel Bypass Road. Malayo-layo pa to. At siya nga pala mga idol, sa November, plano namin itong Visayas Loop. Siguro pupunta kami dito sa Cebu. Yan, so sa mga taga Cebu dyan, kita-kits tayo.
At syempre sa mga madadaanan namin along the way, mga taga Bicol yan, mga taga Samar, taga Leyte yan, magkita-kita ulit tayo sa rides namin. Hindi pa namin alam kung anong exact date sa November, pero isa lang ang sure, November magbibisayas loop kami. Okay, ongoing pala yung construction dito mga idol, oh, ng bypass road dito sa Plaridel. Ayun, gagawin nila ang 4 lanes, which is good kasi maraming mga malalaking truck yung dumadaan dito. Ayun, oh, para iwas traffic na din kasi laging traffic dito mga idol kapag rush hour. Maraming mga truck dito. Ayan, galing, mahaba yan. San Miguel, Bulacan, ang bayan ni Motodek. Diyan lang siya nakatira eh, madadaanan natin. Ayun yung bahay ni Motodek. Ayan, one garage. Okay, update tayo mga idol. Nandito na tayo ngayon sa Nueva Ecija. Approaching Nueva Ecija. Nandito na tayo sa Gapan. Time check muna. 2:30 na po ng hapon. Medyo natagalan tayo sa bayan kasi grabing traffic dito sa Bulacan. Ang daming mga kalsada na ginagawa. Medyo inaantok ako mga idol kasi wala pa akong tulog. Galing ako sa trabaho. Pag out ko ng trabaho, diretso ako dito. So hindi pa ako nakapagpahinga. Pero okay lang kasi makakapamasyal naman ulit tayo kasama ang mga hampas loopers. Excited na ako na makasama ulit sila sa rides. So babiyahe pa tayo ng mahigit 2 oras papuntang Dingalan, Aurora. So siguro abutin na tayo ng alas 5 ng hapon bago tayo makarating doon sa Dingalan. Ang ganda ng panahon dito, sobrang init. Hindi ko lang kung anong part na to ng Nueva Ecija eh. So turn right na tayo dito. Turn right na tayo dito. May problema ako dito kay Airblade. Mapansin ko mawigil na siya. Tingnan niyo mga idol. Ano, grabe yung wigil. Delikado. And hawak ko na siya. Pero nagbibigil pa rin, kinokontra ko yan. Kahit kinokontra ko, ayan, lumalaban siya, nagbibigil pa rin. Kakapalit ko lang ng steering wheel bearing nito, wala pang 2 weeks. Ngayon, eto na naman, sira na naman. Ay, ito yung ayaw ko mga idol sa Airblade. Yung shock niya, masyadong matagtag. Kaya yung steering wheel bearing madaling masira dahil nga matagtag yung shock. Ay, nako, mabigil. Usit na yan. Delikado to. Makakadisgrasya yung ganito. Paggawa ko na lang ulit. Lupet. Ayun yung kabundukan ng Gabaldon. Grabe na, ganda. Malapit na tayo mga idol. Ganda na, ayos talaga dito eh.
Actually mga idol, hindi ko naman talaga first time dito. Sa mga nakapanood ng vlog ko, di ba galing na ako dito sa Gabaldon. May vlog ko na rin to. At dito rin sa Dingalan, hindi ko rin first time dyan, pero ay, walang checkpoint. Sa Dingalan mga idol, hindi ko rin first time dyan, pero hindi kasi ako nakapasyal dyan. Dahil nga, di ba nung nakapasok tayo dyan, ay sarado yung mga pasyalan dyan sa Dingalan. Kaya wala tayong napasyalan dyan. Pupuntahan sana natin yung ano, yung overlooking view na dagat. Ano ba tawag dun? Yun yung sikat dyan sa Dingalan eh. Ngayon ay mapupuntahan natin yan. At mapapasyalan natin kasama yung mga hampas loopers. Pero magagabi na rin kasi, kaya siguro bukas na namin yan puntahan. Bukas ng umaga. Ganda dito. Malinis yung ano na yan eh. Ano ba tawag dyan? Ilog? Or sapa? Kasi di ba pag sapa mababaw lang. Ilog siguro kasi malaki. Okay mga idol, so approaching na tayo dito sa Gabaldon. Maligayang pagdating. Ito na yung Gabaldon. Okay. So yun nga mga idol, hindi natin first time dito. Uy, ito may bago. Dati wala yan eh. Yung agila na yan. Yan, nung pumunta tayo dito nung nakaraan, wala pang agila. Ngayon meron na. At ito yung bundok na sikat sa Facebook. Yung ginagawa na music video. Ito yun mga idol. So hindi na tayo magpapalipa dito ng drone kasi magagabi na. Diretso na tayo ng Dingalan kasi sigurado nandun na yung mga tropa natin. Sila Boy P sa Dingalan. Malapit lang naman yung Dingalan dito. 26 kilometers nakalagay dito sa maps natin. So mga mahigit kalahating oras na lang na biyahe yan. Bukas na lang tayo magpalipad ng drone mga idol kapag nakapasyal na tayo dito sa Dingalan, yung mga tourist spot dyan. So ngayon road trip muna tayo hanggang Dingalan, tapos magmamoto camping kami. Magte-tent gaming kami ngayon. May dala naman akong tent at saka hammock. So kahit ano dyan sa dalawa pwede. Anong nangyari dito sa airblade ko? Grabe lumala yung shock. Sobrang tagtag. Tapos yun, lakas ng wiggle. Mahirap pagmaneho kasi lumalaban siya sa pwersa ko pag nagdadrive ako. Ayun oh. Busit na yun oh. Delikado. Ay nako airblade, bakit? Makulimlim talaga dun oh. Pero sobrang tirik ng araw. Ayun na makulimlim. Ang ganda talaga ng kabundukan dito mga idol sa Gabaldon no. Ayun oh, napakaganda talaga. Oh wow. Hindi ko naman first time dito, pero nakakamangha pa rin talaga kapag nakita nyo yung gantong tanawin dito. Time check nga pala mga idol, 4:10 na ng hapon. Nakapasok tayo dito kanina sa Gabaldon, alas 4 ng hapon. Yan, so medyo matagal-tagal yung naging biyahe natin kasi na-traffic nga tayo doon sa Bulacan. Uy, wow! Makita nyo yung mga idol. Nakakita nyo ba? Hindi ko alam kung kita sa camera, pero ayan o, rainbow. Kita ba sa camera? Ganda no? Ngayon na lang ulit ako nakakita ng rainbow. Huli kong kita ng ganyan, bata pa ako eh. Pero bata pa rin naman ako ngayon.
Siya nga pala mga idol, kasama natin ngayon ang ating backride, si Fluffy. Andyan lang siya nagtatago. Siyempre ayaw munang lumabas kasi kasama natin yung mga hampas loopers. Alam niyo naman si Fluffy, mahihain. So dyan muna siya. Basta kasama natin siya. Ayun o, rainbow. 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 Di ba lumalabas yung rainbow kapag pagkatapos ng ulan? Eh bakit lumabas yan? Eh wala pa namang ulan. I don't know, siguro mali ako. Kasi yun lang yung naririnig ko na lumalabas doon yung rainbow pagkatapos ng ulan. Eh wala naman ulan ngayon, eh bakit may rainbow? Sabi ko na nga ba, mamalasin tayo dito. Ayan na mga idol, unti-unti na pumapatak yung ulan. Sana wag naman lumakas. Explain ko nga pala mga idol, kasi may mga nag-comment doon sa bikers na bumunggo sa akin. Yun nga, may mga nag-comment na malayo pa naman daw, bakit daw hindi ko na gawang ilagan. So ito yung explanation ko mga idol. Una sa lahat, hindi siya malayo. Sobrang lapit na niya mga idol. Mukha lang siyang malayo sa camera dahil naka super view ako. Sa mga may GoPro dyan, makakarelate kayo regarding dito sa sinasabi kong super view. Diba kapag naka-setting tayo ng ganyan, yung mga view na nakukuha na natin sa camera ay medyo malayo talaga, diba? Maka ganun po yung setting ko, kaya kung mapapansin sa video, mukha nga namang malayo. Pero in actual, hindi po siya malayo. At pangalawa, kaya hindi ko nagawang iwasan si ate dahil nakita ko siya na pagewang-gewang yung manibela niya. So, hindi ko alam kung saan siya pupunta, kung liliko ba siya pakaliwa or pakanan. Diba? Mahirap naman yung bigla akong mag-change lane. Bigla akong lumiko pa kaliwa, iwasan ko siya. At the same time, naisipan rin na ate na umiwas din same way sa direction ko. O, diba? E di mas malala yung pinsala kasi hindi ako nag-full stop. Magkabungguan pa kami. So, yung ginawa ko is, for me, yan yung pinaka-best way. Mag-full stop. Dahil nga hindi ko alam kung saan siya pupunta. Pagewang-gewang nga yung manibela niya kasi nagpanik si ate. At hindi niya nga nagawang magpreno. Ako nakapag full stop na ako. At makita nyo rin sa video na hindi siya nakahawak ng preno hanggang sa bumunggo siya sa motor ko. Yun. At pangatlo, mabilis talaga yung pangyayari dahil nga yung speed ko forward, then yung speed niya papunta sa akin, pasalubong. So mabilis talaga kami magkabanggaan. 2 seconds nga mula nung nag-appear siya sa video ko, nagbungguan na kami. So wala na talagang chance na maiwasan ko si ate. Kaya full brake lang talaga o full stop yung tangi kong ginawa. At which is good naman dahil nakapag full stop naman ako. Nakahinto na talaga ako totally bago siya bumangga sa motor ko. So yung force ng pagbanggaan namin ay yung speed niya na lang, kaya hindi ganoon kagrabe yung nangyari kay ate. Actually wala nga siyang gas-gas, wala ring sira yung bike niya. Ako yung naperwisyo dahil may mga nasira sa motor ko, pero hindi ko nasabihin. Baka sabihin nyo hanggang ngayon sinisisa ko pa rin siya. Nakamubo naman ako doon. At thankful na rin talaga ako dahil okay kami parehas. Kasi kung may nangyaring masama kay ate, syempre kahit na siya may kasalanan, sa mata ng batas, may pananagutan ako dyan. Baka nakulong na ako, diba? Yan naman talaga yung usually na nangyayari, diba? Lalo na itong mga nasasagi ng truck. Wala siyang alam-alam na may nasagi na siya kasi may mga singit ng singit na motor. So kahit wala siyang kasalanan, nakadisgrasya pa rin siya, kulong pa rin, di ba? Kahit walang kasalanan, ganyan yung batas natin. Kaya sa mata ng batas, kasalanan pa rin ng
nakadisgrasya kahit na wala kang kasalanan talaga. Di ba? Madaling intindihin pero magulo. May kasabihan nga, di ba, na ignorance of the law excuses no one. So kahit hindi mo alam, kahit wala kang alam sa batas, na hindi mo alam na may nalabag ka na batas, walang exemption dyan. Liable ka pa rin basta may nalabag ka na batas. Ganyan yung pinapairal dito sa atin, di ba? At pang-apat, kung talagang marunong kang magmotor, alam natin na hindi tayo pwede basta-basta mag-change ng lane, di ba? Kasi kung magpalit tayo ng linya, bigla tayong liko, pwede tayo yung maaksidente. At pwede rin tayong maka-aksidente. Kasi kung may sasakyan sa likod natin, di ba? Mabangga tayo. So, yun yung explanation ko doon sa mga nag-comment na bakit daw hindi ko iniwasan si ate. May nagsabi pa nga sa akin, tatanga-tanga daw ako. Kasi madali lang sabihin yan, mga idol, kasi wala sila sa situation natin. Madaling sabihin na umilag. Ewan ko ba sa kanila, pero kung sila yung lumagay sa sitwasyon ko, ewan ko lang kung ano yung magawa nila, baka magpanik pa sila. Buti nga tayo, kalmado pa rin. Pero sa totoo lang, nashock talaga ako nun nung nabunggo ako ni ate. Umulan dito, buti tapos na. Hindi tayo naabutan ng ulan. Ambun na lang. Malapit na tayo, 6 kilometers na lang. Dinggala na, mga idol. At bukas, may mga papasyalan tayo dito sa Dinggalan. Sana bukas na rin talaga yung mga tourist spot dito para makapasyal tayo. Wait lang. Tingnan ko lang kung nandito pa yung mga gamit natin, kasi kanina pa tayo natatagtag eh. Baka nawala na yung mga gamit natin. Okay, nandito pa naman. Kapote, hammock, yung tent natin. Okay, so kompleto naman. Walang nalaglag. Si Lasa di kasi, mga idol, nalaglag yung tent niya nung nagbiyahe kami. Nagbiyahe sila pa Mindanao. Dalawang tent yung nalaglag. Yung isa na kuha ni Boy P, pero yung isa tuluyan ang nawala. At alam ko kay Prisha yun eh, yung nawalang tent. Inulan tayo, mga idol. Sana wag mabasa yung camera natin, kasi naglolo ko na yan eh. Gawa nga ng lagi nababasa sa biyahe. Okay, so ito na yun, mga idol. Approaching na tayo sa boundary ng Nueva Ecija at Dinggalan. Ito na yung checkpoint. Papasok ng Dinggalan. Ano bro? Andiyan pala kayo? Hindi ko kayo nakita. Ano? Hindi ko kayo nakita. Ayos lang. Kasama pala si Prisha? Ay nako, inulan ako dun. Kami, di ba inulan? Loko ka.